baka po kayo, Madam Rose Nonolin, eh, hindi nyo alam kung ano pangalan ng husband nyo. Mr. Chair, Lin Wishong po ang pangalan ng husband. I have my marriage contract that stated my only husband is Lin Wishong. Never ko po na drinig na tinawag po siyang Alan Lim. Kaya nga, sa alam nyo baka yun ang pangalan. Alan Lim, also known as Jeffrey Lim. Si Jeff Lim. Ayong Wishong Lim at Lin Wishong. At yung isa, Wen Li Chen. Isang tao lang po to, Ma'am Rose Nonolim. Mr. Chair, hindi po. So almost 15 years, hindi nyo po alam talaga ang pangalan ng asawa nyo. Nabanggit nyo po si Alan Lim, si Wen Li Chen, at si Wei Sean Lin. And you said that this pertain to one and the same person. Do you confirm that? Opo, ang kanyang palayo po sa kanya, ang tawag sa kanya sa Chinese is Ayong. Ang sabi niya po, simula 2016, hindi na po nagpakita a certain Alan Lim. Eh, ang asawa ko po nagpapakita. So, ibig sabihin po nun, hindi siya si Alan Lim. How about the veracity of the information that he is a drug personality? No, Madam Chair, hindi po. Mr. Kung may alam kayong mga gano'n na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Si Alan Lim, nandito, at saka si Michael Yang, magpinsan. Hindi, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes, Mr. Chair. Pagdapatunayan ko. Yes or no lang, kilala mo ba siya talaga? Sapagkat hindi naman kayo nakikita palagi. Oo. Alam mo ba lahat ng kanyang business transaction? Oo. Alam mo ba kung pero siyang girlfriend sa abro? Di ba? Oo. Okay. Governor. Oo. Hindi ko ba ibig sabihin, meron kang mga ilang bagay na hindi mo alam sa iyong asawa. Correct? Tama ba ako? Tama, Mr. Chair. Ayun. Tulad ng hindi mo alam lahat ng business transaction ng iyong asawa, hindi mo yun alam ang business transaction ni Michael Yang. Tama, mali? Yes, Mr. Chair. Magandang gabi mga kabalitan! Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Saan mo kayo nagkakilala ni Lin Wishong? Nagkakilala po kami sa trabaho ko po dati. May we know kung saan kayo? Sa isang hotel po. Sa abroad? New po, here sa Philippines. From isang Hong Kong national, correct? Yes po. Siya ay napunta ng Pilipinas ng mga ganong time, 2009? Nakilala ko lang po siya nung time na po yon. But prior, would you know kung nandito siya between year 2001 to 2007? Ganyan? Ang alam ko po, 2005 nandito na po siya sa Pilipinas. That time po, nagnenegosyo na po siya. May mga kamag-anak na po siya dito sa Pilipinas, Mr. Chair. Umalis po siya ng Pilipinas, May po, this year. May of this year? Yes po. Ah, okay. So, wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan ka kailan siya babalik? Wala pa po siyang sinabi. And may I know anong business, anong nature ng business niya? Dito po ba sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, yes po. May mga real estate po kami dito. Kilala niyo po si Mr. Willie Ong? Hindi po. Pero you are one of the incorporators of Golden Sun 999. Golden Sun 99, yes po. Kilala niyo ba si IDT Yang? Yes po, isa po siya sa incorporator. Pagkasama po sila, IDT Yang and Willie Ong. Hindi may po Willie po Ong po ba talagang tao o ginawa lang yung pangalan na yan? Mr. Chair, hindi ko po alam. Baka po kayo, Madam Rose Nonolin, eh, hindi niyo alam kung ano pangalan ng asaban niyo. Mr. Chair, Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko. Ano po? Lin Wishong. Kaya nga, sa alam nyo, baka yun ang pangalan. Pero sa pagsasama nyo ilang taon, ilang years na po kayo magkasama?
Almost 15 years. Almost 15 years. So almost 15 years, hindi niyo po alam talaga ang pangalan ng asawa niyo. Nabanggit niyo po si Alan Lim, si Wen Li Shen, at si Wei Sean Lin. And you said that this pertain to one and the same person. Do you confirm that? Opo, ang kanyang palayaw po sa kanya, ang tawag sa kanya sa Chinese is Ayong. Ayong. Nakikilala niyo po ba si Rose Nono Lin? Hindi po, hindi ko po kilala yan. Can we have a quick question with Ma'am Rose Nono Lin? Do you confirm that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? No, madam. No. Who among these names is your husband? Lin Wei Sean. Lin Wei Sean. Lin Wei Sean. Lin Wei Sean, madam. Lin Wei Sean. Yes, po. With G. I understand that there are English names which are being used by Chinese. Does your husband have one? He's using Lin Wei Sean. Lin Wei Sean. But that is a Chinese name, tama yes, ba? Yes, po. Apo. So wala ba siyang ginagamit na English name? Some of his friends call him Jeffrey, po. What evidence can you offer to us to counter this testimony of Colonel Asherto? I have my marriage contract that stated my only husband is Lin Wei Sean. Okay. Not Alan Lim, not another Wen Li. Sorry. What's... Apart from the marriage contract, ma'am, what else can you offer us? I only have our marriage contract with me here. I mean for a big-time businessman who owns a lot of real properties not only in the Philippines but even abroad. I'm sure that you have an ample documents to offer us so we can rule out the allegation of Colonel Asherto that these three names refer to one and the same person and that is your husband. Maybe I can, if it is okay, the ACR card of my husband. ACR? Yes. And also, if possible, passport that my husband is Lin Wei Sean. May we know how many passports does your husband have? Only one. Is it a Philippine passport or a Chinese passport? Chinese passport. Invite po namin, kayo ang mag-hand carry ng imbitasyon at asawa niyo po yan, siguro po pwede niyong isama dito sa hearing yung husband niyo para once and for all, matanong po natin siya. Mr. Chair, pwede ko po dalhin yung invitation. But I can't promise po na sasama po siya sa akin para po sa pagdinig dito. Bakit po? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko pa po alam kung ano yung maging desisyon niya, Mr. Chair. Palagay ko po kung may imbitasyon naman po itong Quadcom na to, palagay ko naman po pupunta. Kasi para once and for all malaman natin. Or baka po kayo, Madam Rose Nonolin, eh, hindi niyo alam kung ano pangalan ng husband niyo. Mr. Chair, Lin Wei Sean po ang pangalan ng husband ko. Ano po? Lin Wei Sean. Kaya nga, sa alam nyo, baka yun ang pangalan. Pero sa pagsasama nyo, ilang taon? Ilang years na po kayo magkasama? Almost 15 years. Almost 15 years. So almost 15 years, hindi nyo po alam talaga ang pangalan ng asawa nyo. Ang alam ko po na pangalan ng asawa ko, Mr. Chair, Lin Wei Sean po. Mr. Chair, it's okay lang po ba na yung mga businesses abroad po namin na hindi naman po konektado po sa pagdinig na ito? I understand, Ms. Rose. However, we're trying to help you rule out the allegation of Colonel Asherto that these three names pertain to one and the same person. And I'm sure that you will be happiest to prove na hindi nga siya itong Alan Lim at itong Wen Le Shen. Tama po ba? Madam Chair, magsasubmit naman po ako ng mga hiningin po ninyong documents. Pero ang hinihingi ko lang po ay sana yung mga properties namin abroad at businesses, hayaan na po natin po doon. Yes, for our protection na rin po. We are only trying to establish the identity because it is very hard to investigate on a certain person with three names and we have here Colonel Asherto was strongly testifying that this pertained to one and the same person and that refers to your husband. So I think you should take advantage of this opportunity, Ms. Rose,
to offer all these documents, to offer all this information so we can rule out the allegation of Colonel Asherto. Madam, ang sabi naman po ni Colonel Asherto, if may I po, ang sabi niya po simula 2016, hindi na po nagpakita a certain Alan Lim. Ang asawa ko po nandito, kaaalis niya lang po last May. So ibig sabihin po noon, kung hindi nagpapakita a certain Alan Lim, eh ang asawa ko po nagpapakita. So ibig sabihin po noon, hindi siya si Alan Lim. But to be able to further prove that allegation of yours, I think the documents will be of big help to rule out this allegation of Colonel Asherto. What proof do you have that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Shon Lin refer to one and the same person? If you still have these documents? Meron po. Meron pa rin po akong kopya ng kanyang passport na inisyo noong 2011 po yata yun. So can you please enlighten us, Colonel Asherto? What proof do we have? Chinese passport po. Chinese passport. March 14, 2011, inisyo dito sa Maynila. What other proof do you have which lead to your conclusion that these three names pertain to one and the same person? Ang pinaka-basis ko po is yung information ng anong asset, saka itong nakuhang mga dokumento, yung mga pictures, at hindi naman po ako gagawa ng kasinungalingan na report na maglalagay sa akin sa alanganin na pati po ang mga kasamahan ko na damay. Colonel, so, ako po ay sigurado. Yun sigurado pong Chinese, po 100%. Yun pong Chinese passport na binanggit nyo, does it bear the picture of Alan Lim? Opo, may picture po siya. And if you compare it with the pictures that were flashed po kanina in the screen, there. So this is the Chinese passport bearing the picture of... What is the name written in the passport, Colonel? Lin Wenqiong. Lin Wei Song. This is your husband? Apo. Ma'am Rose, this is your husband? Madam Chair, pangalan po ng husband ko. Yan ang nasa passport. How about the picture? Pwede po pa-flash ulit, and then pwede pa pa-zoom po. Kindly flash the passport again. Yes, Mr. Chair. Siya po. So you confirm that this is your husband? Yes, Mr. Chair. Can we flash the other documents which Colonel Asherto has shared with us already? Ma'am, noong November 1st, kasama niyo si Alan Lim. Sabi niyo po kanina, tama po ba? Kasama ko po si Lin Wei Song. Kaya nga po, meron po ba kayong dalang picture niya ngayon para may compare natin dito? Noong November po na pumunta po ako doon, wala po kaming picture. Kung wala may mga pictures po ako, nakasama siya. Meron ka bang dalang picture dyan ngayon para may compare lang natin yung mukha ng asawa mo na pinakita sa screen at saka yung dala mo? I'll check your Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. There are pictures with the secretariat. Can we flash them one by one? And we will be asking Ms. Rose Nonolin if she will confirm whether the same is her husband. That's you and your husband. Do you confirm that? Yes, Madam Chair. Can you share with us where this picture was taken? That was taken po last Christmas sa Dubai. How about the next picture? Yan ang next picture po. Yan po yung time na pumunta po silang Davao para po sa mga gamot. So, you confirm that the picture at the middle is also your husband? Yes. How about the third picture on the left? Yes, Madam Chair. That is also your husband? Yes, Lin Wei Song. The two pictures, I hope you realize, were provided by Colonel Asherto. Colonel, tama po ba sa inyo nang galing itong dalawang pictures? Opo, sa tingin ko po, sa akin po. And you believe, Colonel Asherto, that these two pictures pertain to this Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Song? Madam Chair, gusto ko lang po i-clarify na yung mga pictures na po yun ay nanggaling at available po yan publicly sa website ng company before. Okay.
Thank you po. So, in other words, Ms. Rose Nonolin, you are confirming that the man in those pictures pertain to your husband? Yes, Lin Weishong. What you are denying is the name Alan Lim and the name Wen Li Shin. Yes, because but I never heard that name po. For as long as this man is Lin Weishon, you confirm that he is Lin Weishon, your yes, husband. Yes, ma'am. Do we have other pictures there? Secretariat? How about this one? Hello mga ka-beauties. Pumunta na ako ng taping ng Viewpoint Headlines today. Kaso sobrang init, sira na naman kasi ang aircon sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasama ang BFF ko. Sweet Night Fragrance. Amoy pang mayaman siya pero napaka-affordable ng price. 99 pesos lang. And tapos pumibinta siya ng 1.4 million sa TikTok shop. And also recommended, especially lahat ng mga influencers. Ano pang iniintay niyo mga beauties? Click the order link below. How about this one? Yung may balbas po ay hindi po yan asawa ko. Yung isa po na nakangiti, yan po yan siya dahil nakuha rin po yan sa isang public documents or public site na mayroon siyang picture. Of course, you understand that this picture is part of the initial profile of drug personality, which I believe is part of the investigation report of Colonel Asherto. Yes, madam. Nakita ko na po yan last 2022 nung sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinanong na rin po yan sa akin. And what do you comment about that? Hindi po siya yan, yung may balbas. How about the veracity of the information that he is a drug personality? No, Madam Chair, hindi po. Dahil kung ang sinasabi po ni Colonel Asherto na 2003 na nandun po siya sa isang raid, ay dapat po nakasuhan na po siya. Ang sabi niya is dismiss. So kung dismiss, ibig sabihin, ang nakalagay po na pangalan niyan dyan, eh wala pong kaso yon. Which raid are you referring to, ma'am? Mayroon po siyang sinabi kanina na 2003 sa Cavite. Ano pong kabuhayan o trabaho ninyo ngayon? Ngayon po, sa line pa rin po ako ng pagninegosyo. Businesswoman po. At the same time po, kumakandidato po ako sa Distrito 5 ng Quezon City. Kahit sino namang anuhin mo sa negosyo, kailangan may due diligence kang ginagawa, di ba? Yes po. Kailangan bago ka makipagkasal, kahit kanino sa negosyo, aaralin mo kung sino sila, di ba? Are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Doon sa biological, naging part kayo. Sa pharmaceutical, yes, hindi. Hindi okay. Po. Wala po kong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po kong shares po doon. Yung Pharmaly Philippine Holdings ay subsidiary ng Pharmaly International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Pharmaly Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Pharmaly Biological. At yung isa po ay ang Pharmaly Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Pharmaly Biological, kung saan pinirmahan nyo yung treasurer's affidavit na nag-certify na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed. I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-startup pa lang. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang. Hindi po. Na wanted sa Taiwan for securities fraud, embezzlement, kanyan. Hindi po. Hindi po niyo alam yun. Hindi po. At wala po sa biological na Tony Yang. Wala Tony Wang. Po. Wang. Wang. Uh-oh. Wala po. Okay. Kita naman natin sa balita, tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, i-reiterate ko, at any given time, hindi niyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa Pharmaly. Tama po? Hindi po. T21, Wang Zhu Yen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022, appointed pa rin siya as president of Pharmaly Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Pharmaly Pharmaceutical. Ang inaano dito, you were also involved
Were you involved with that or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka yung Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify, sinasabi niyo po is presidente pa rin siya until now ng formally pharmaceutical. Again, not biological. Not diba? Biological. Again po, i-clear ko lang na hindi po ako part. Do you know or have you met si Mr. Michael Yang? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Yang na naging economic advisor ni President Duterte, tama po? Tama, Mr. Chair. Siya rin yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies, tama po? Dati po, yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jang Yang, na kapatid ni Michael Yang ang nag-incorporate, tama po ba? Yes po. Ayon po kasi kay Arturo Lascanas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na yon. Kung kayo po yon bilang isang businesswoman, mag-invest ba kayo doon? Mr. Kung may alam kayong mga ganun na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Mr. Chair, hindi po ako part ng DZLA. So kung ano man po yung gawain nila sa DZLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo, kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba, is kung paano yung due diligence process ninyo. Diba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnenegosyo dito, so Piley Estate, tama po ba shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. Shareholders ng Piley Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Yangtze Group and XR Holdings Corporations, where Michael Yang is also involved, are virtually in control of the said corporation, which seems to be a trend among these corporations. Ma'am Witness, itatanong ko kayo ngayon, incorporator din po ba kayo ng XRL Holdings Corporation? Yes po, Mr. Chair. At ano po yung negosyong ito? Ano yung background niya in one sentence? Ano yung ginagawa niya? Holdings po. Holdings lang siya ng anong klase yung mga kumpanya? Magiging holdings po siya ng mga company po dapat namin. In fact, si Rovic, si Ami at si Phoebe ay nominal shares lang ng XRL Holdings. Tama po? Pangkumpleto ng korporasyon, di ba? Tama po. At kayong mag-asawa po talaga ang majority shareholders ng XRL kung saan ikaw ang 60%, samantalang remaining 40% ay nakapangalan na sa asawa po ninyo. Tama? Tama, Mr. Chair. Kung ang tanong po ay kung karamihan ng capital po namin ay nanggaling sa kanya, yes po. Si Alan Lim, nandito, at saka si Michael Yang, magpinsan. Hindi, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes, Mr. Chair. Pagdapatunayan ko. Kailan kayo huli nakita ni ano ni Wen Xiong? Lin Wen Xiong. November 1 po. November 1. This holiday. So hanggang ngayon di pa kayo nakikita no from November 1. Yes po, ilang araw pa lang naman po nakita. Okay, hindi mo rin alam kung kailan siya uuwi. Yes po, Mr. Chair. Therefore, maaaring tumagal pa bago siya umuwi, correct? Hindi ko po masasagot kung maaaring tumagal pa. Oh, maaaring tumagal o hindi. Yes diba? Po. Okay. Kilala mo ba siya? Yes, Mr. Chair. Kilala mo ang lahat ng kanyang business transaction? Hindi po. Wala siyang tinatago sa'yo? Sinasabi ba siya sa'yo lahat? Hindi. Mr. Chair, kung ano po yung gusto niya sabihin? Kaya nga, yes or no lang. Kilala mo ba siya talaga? Sapagkat hindi naman kayo nakikita palagi. Oo. Alam mo ba lahat ng kanyang business transaction? Oh, alam mo ba kung meron siyang girlfriend sa abroad? Hindi po, Mr. Chair. Oh, then Chinese siya eh. Yes, Mr. Chair. Kilala ko po ang Chinese eh. Oo, ang Pilipino nga, hindi nakakapagtago. Chinese pa kaya. Di ba? Oh. Sabay tayo. Okay. Governor. Oh, hindi ko ba ibig sabihin? Meron kang mga ilang bagay na hindi mo alam sa iyong asawa. Correct? Tama ba ako? Tama, Mr. Chair. Ayun, okay. So, ibig sabihin, pinapatunayan lamang dito na hindi mo siya kilala 100%. Hindi mo alam lahat ang kanyang business transaction. Correct? Yes, tama. Mr. Chair. Ayan. Hindi ko okay. Alam lahat ang business transaction. Ang pangalawang tanong, ito ha. Okay. Sayang mo kanina, kilala mo si Michael Yang.
Yes, Mr. Chair. Kasama siya sa korporasyon ninyo? Yes, Mr. Chair. Okay, ano ang palagay mo sa testimony ni Jimmy Guban at ni Asherto tungkol sa involvement ni Michael Young sa drugs? Mr. Chair, hindi po ako pwede magbigay ng comment about Michael Young kasi hindi ko naman siya personally kilala. So hindi mo rin alam, tulad ng hindi mo alam lahat ng business transaction ng iyong asawa, hindi mo rin alam ang business transaction ni Michael Young. Tama, mali? Yes, Mr. Chair. Isang tao lang po to, Ma'am Rose Nonolim. Mr. Chair, hindi po. Si Alan Lim nandito at saka si Michael Young magpinsan. Hindi, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes, Mr. Chair. Pagdapatunayan ko, anong gagawin ko sa'yo? Mr. Chair, ang asawa ko is Lin Wishong, not Alan Lim. Kaya nga, pagdapatunayan ko yung isang tao, ang daming pangalan, yun si Alan Lim at yung sinasabi mong asawa. Pag napatunayan natin, isa lang yun, at napatunayan ko magpinsan si Michael Young at saka si Alan Lim, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Sige nga. Nandito si... Magsalita ka na. Hindi ko alam, Mr. Chair, kung ano yung gusto niyo pong gawin. Pero hindi mo ina-admit na magpinsan si Alan Lim at saka si Michael Young. Magpinsan po in what degree, Mr. Chair? Basta magpinsan. Alam mo naman yung magpinsan. Pilipina ka naman, di ba? Iko-confirm ko po kung magpinsan po sila. Ilang years na kayo magkasama ni Mr. Mo? Hindi ko natatawag ang Alan Lim. 15 years. Hindi mo alam kung anong relasyon ni Michael Young at saka ni Alan Lim. Alam ko lang po, business partner po sila. Ano po yung mga palayaw na iba? Ang pangalan na Mr. Chairman, Alan Lim, Alan Lin, Alan Lim, also known as Jeffrey Lim. Si Jeff Lim, Ayong, Wishong Lim, at Lin Wishon. At yung isa, Wen Li Chen. Thank you, Mr. Ayong. Kanina, na-mention din niya yung Ayong eh. Mr. Ayong, Chair. May Ayong. Na-mention niyo po, Ma'am, Miss Lin yung Ayong, di ba? Jeffrey and Ayong. Yung tawag sa husband niyo. Totoo ba yun? Kasi pwede natin balikan yung records. Sorry, Mr. Chair, I cannot recall kung nagsabi po akong okay. Ayong. But I can... Jeffrey. Marunong bang mag-English si Michael Young? Hindi ko po siya narinig na nag-i-English dahil hindi po naman po kami nagkakausap ng matagal. Ang asawa mo, marunong mag-English? Hindi po siya marunong mag-English, Mr. Chair. Di ba nakita mo yung picture? Nasa gitna si dating Pangulo, tapos nasa isang side si Michael Young, nasa right side si Michael Young, at saka si Alan Lim. Hindi marunong mag-Chinese si Presidente, si former President. Hindi marunong mag-English si Michael Young. Sinong interpreter nila? Hindi ko po alam that time kung sino ang interpreter po nila nung pumunta po. Yung asawa mo magaling mag-English? Hindi po. Marunong mag-Chinese? Chinese po talaga siya. Kaya nga, marunong mag-Chinese, hindi marunong mag-English. Opo, tama po, Mr. Dalawa yan. Tandaan mo yung tinanong ko sa'yo, ha? Magpinsan ba si Michael Young at si Cassia Alan Lim? That's number one question. Number two, hindi ba talagang marunong mag-English ang asawa mo, puro Chinese? Yun ang tandaan mong dalawang tanong ko sa'yo. Magkikita pa tayo sa susunod na hearing. Mag-research ka. Sabi ninyo, hindi niya magagawang iwanan kayo ni nung asawa mo dahil kawawa naman yung mga bata. Saan niyo kukunin yung inyo pang campaign? Ah, mayroon naman po kaming savings, Mr. Chair. Mayroon naman po kaming naka-allocate po na funds para po doon. Kayo? Yes po. Kasama yung asawa mo? Opo. Opo. Bawal po sa foreigner ang mag-sponsor na campaign ng Pilipino. Mr. Chair, mag-asawa naman po kami. Kahit po. Nakalagay po sa batas na bawal ang isang foreigner
na magbigay ng tulong sa mga tumatakbo.